Hello, hello, hello mga ka-super kasari ka-negosyo. Welcome back again sa aking YouTube channel, Rosham 11. Time check muna tayo ay 12 a.m. na. Close na ang Rosham store. So, mayroon lang akong iba-vlog sa inyo ngayon, no? Kasi, nung last time na nag-deliver itong mga Coca-Cola products ay walang mga stocks at hindi ko yun na-vlog. So, ngayong araw na ito, mayroon akong delivery kanina ng Coca-Cola products. Kaya, sabi ko, i-vlog ko na, no? Okay, so, sasabihin ko sa inyo kung magkano yung presyuhan ko sa paninda ko at kung magkano yung bili ko sa kanila, kasi bumibili ako sa direct sa supplier, yung bago kong ahente ng Coca-Cola products, talagang direct sila, tapos kumukuha din ako sa wholesaler, at kung magkano yung bentahan ko na ngayon ng mga 1.5 Coke, kasalo at saka mga Coke mismo nandito sa harapan ko, dito sa gilid. So patay na yung mga ilaw, no? Nag-close na ako, meron lang ako dito ang ring light, kaya ayan, no? So pagpatuloy natin. Ito, marami akong mga resibo dito. No? Iba-iba to. Mayroon sa wholesaler, mayroon dun sa direct sa aking Coca-Cola, mayroon din naman dun sa supplier ko ng bigas. Kasi yung supplier ko ng bigas, mayroon din sila mga soft drinks. Yung supplier ko ng bigas at yung direct sa Coca-Cola, ang ano to, ang pangalan ng direct sa Coca-Cola, panel din, Alex Joy Soft Drinks Trading. So, mas mura sila. So, si supplier ng bigas at saka si Coca-Cola ay same price. Yung wholesaler dito sa amin na nag-iikot, hindi, iba ang presyo. Siyempre, mas mahal. Kasi dun lang din sila umaangkat dun sa direct ng Coca-Cola, no? So, advantage lang, no? Pag nakakapag-order ako dun sa direct kasi nakakamura ako. Pero pag naubusan ako, wala akong choice dun ako sa wholesaler. Kasi ang deliver lang ni Coca-Cola ay booking ng Sunday, i-deliver ng Monday. Booking ng Wednesday, i-deliver ng Thursday. Ganun, Monday, Thursday ang delivery ng Coca-Cola ko. Pag nag-order naman ako sa aking mga bigas, sinasabay ko din ng mga soft drinks pag wala ako. Kasi marami silang available na soft drinks. Ito kasi Coca-Cola products lang. Doon sa supplier ko ng bigas, may mga RC Cute, Root Beer Cute, mga Root Beer 1.5, Mountain Dew 1.5. So, doon naman yan. So, pag dito naman sa wholesaler, syempre medyo mahal na. Okay. So, ngayon, ang presyo nito mga 1.5. Meron ako ditong Royal Coke. Coke Zero. Ano ang wala? Ano ang absent sa mga 1.5 family ay ang Sprite, dahil walang stock ng Sprite. Kayo din ba? Pati sa wholesaler, walang stock ng Sprite. So, ito lang. So, ngayon, ang tanong nyo, magkano na ang bentahan ko nito? Before, na hindi pa nagtataasan, 65. Ngayon, 65 pa din. Bakit? Dahil nga, doon ako mo-order sa direct. So, sa direct ay, ang isang case nito, mga 1.5 na ito ay 660 lang. Before, ano lang to, 648. So, ngayon, naging 660. So, before naman sa wholesaler, ito ay 660. No? Kasi nga, ano sila eh, mas mahal. Ngayon naman, sa wholesaler, ang 1.5 ay 674. Okay? So, kung direct ako sa Coca-Cola, kumuha ng 1.5, 660, divided by 12, lalabas lang siya ng 55 ang puhunan sa isa. So, ang bentahan ko ay 65 pesos, mayroon pa rin akong 10 pesos. So, okay pa rin sa alright. Kayo, magkano ano nyo? Kasi yung iba nito, mayroon 68, mayroon din 70 pesos na bentahan. Pag naman sa wholesaler, galing yung aking mga 1.5 sa puhunan na 674. Sa wholesaler yun ha, divide natin sa 12. Ang punan ay 56. So, okay pa rin sa 65 pesos. Okay? So, okay pa rin sa 65 pesos. May kita pa rin tayo. Pero, itong Coke Zero na ito. Dahil ang Coke Zero ay napaka-limited, minsan not available, walang stocks. Kaya, pag mayroong Coke Zero ang wholesaler, o doon sa kinukuha ng ko, kumukuha na talaga ko ng dalawang case. Kasi nga ang hirap nito. At mayroon kasi ako nitong mga apat na customers na gusto nila yung Coke Zero. So, ito naman ay ang benta ko nitong Coke Zero, bukod tangi ay 70 pesos dahil nga limited lang ang stocks ng Coke Zero. Kaya 70 pesos ito. Okay? Okay. So, dito na tayo sa kasalo na ang ano ng kasalo, no? Ang ilap-ilap. Walang stocks to doon sa direct sa Coca-Cola. So, nakakuha ako nito doon sa wholesaler kay Kuya Henry. Shout out kay Gilliar na lagi nagde-deliver sa akin. So, ang isang case naman nito ay 250. So, before
to 45 ata to o ano. Pero konti lang naman ang tinaas itong kasalo. So magkano nang bentahan ko nito? Dito sa aking tindahan ay 28 pesos. Lahat ng mga ganito, deboting ganito, kasalo na ganito, kasalo na Sprite Royal, pero wala naman masyadong Sprite Royal. Ito lang talaga. Tapos RC at saka Mountain Dew. Ang Mountain Dew walang stocks ngayon. Meron lang ako dito. Available ngayon RC at saka ito. So lahat na ng mga ganito ko kasalo mega 28 pesos. So sa 250 divide natin sa 12. Meron tayong puhunan dito na 20.83. So ang bintang ko 28 pesos. Pag walang bote, 33 plus 5. Lugi pa nga ako dito sa plus 5 kasi pag nagdeposito doon sa binibilhan natin sa wholesaler plus 6, 'di ba? Pero ako plus 5 lang kasi may butal, magkakaroon ng butal, no. So 33 pag walang bote, automatic 'yan. Pero yung iba, syempre, isosoli ko na lang 'te. Sabi ko, pag may sukle, sabi ko kay Indoy, pag automatic 'yan. Pag 50 ampera, 100 ampera, automatic deposit. Pero kung saktong-sakto lang 28, okay, sige. Pero kailangan ibalik agad. Pero pag may deposit, ang bilis na babalik, malamig-lamig pa, namamawis pa. Pero pag walang deposit, pakiusapan. Sino relate? Relate tayo dyan. Okay, so dito na tayo sa mga mismo na ito. So meron ako ditong Coke, Royal, Royal Lemon, at Sprite. Okay, so apat ito. Ngayon, nung last time na nag-deliver sa akin ang Coca-Cola, wala silang stocks na mga mismo. Diba? Nagkaubusan din ang mga stocks ng mismo. Yung iba hinold kasi nga magmamahal. So nagmahal na ito. Pang ilang mahal na ito? Pangatlong beses na ata itong pagmamahal itong mga mismo na ito. Hindi pa nila inisan, no, ng pagmahal talaga. Eh ngayon tuloy nagkakalito-lito tayo sa presyo. So, nung nagmahal ito, yung unang pagmamahal nito, mga mismo na ito, nag 16 pesos na ako ng bentahan. So ngayon, magkano na ang bentahan? Kasi nagmahal ulit. Oo, pero dahil nga naumpisan ko na ng 16, na-memorize ng aking mga customer na 16 pesos na ang mismo, hindi hanggang ngayon 16 pa rin. So titingnan natin kung magkano ba tutubuan natin dito sa mismo na ito. So ito pala ay Minute Maid. Ang benta ko naman ito ay 15 pesos. So pag 15 pesos lang yung pera ni customer, dito na lang siya napupunta sa ano na ito, sa Minute Maid na to, kasi ito ay 16. Syempre alam ng mga customer eh 15 lang o 16 to, minsan binabalik na lang yung piso. So ngayon, ang puhunan nitong mga mismo sa direct sa Coca-Cola ay 157. 157 divide natin sa 12, ang puhunan niya ay 13.8. So sa bintahan na 16 pesos, meron lang akong 2.90 something na ganun. So sa isang case naman, 16 times 12, 192 minus 157. Sa isang case, pag nakabenta ko, meron akong 35 pesos na tubo. Ayan. So okay na sa akin yan. Kasi ito naman mga mismo ito ay fast moving. Kasi yung iba naman tindahan nito, ang benta nila nito may 17, may 18, may 20. Nababasa ko sa mga comment section sa Super Tindera Group Lifestyle, no? Pag may mga price doon na nag-a-ask ng price, nagbabasa rin ako ng comments. Sinitingnan ko kung magkano presyohan ng aking mga ka-super. So nakikita ko nga may 17, may 16, may 18, may 20 pa nga, di ba? So sa akin, 16 pesos na. Okay na sa akin yung 35 na tubo sa isang case na ito. Okay, malamig na yun, no? Pero kung advice ko sa iyo, suggestion ko, no, kung ikaw halimbawa nangungupahan, hindi ka direct sa Coca-Cola, sa wholesaler ka lang, kasi sa wholesaler nito ay 164, mas mahal. So sa 164, divide natin sa 12, ang puhunan na ay 13.66 na. So bali, ano lang ang tubo mo dyan, 2.40, ganun, diba? Pero kung okay naman sa'yo, gusto mo fast moving pa rin, para mabilis kasi ang expiration din nito, hindi pwede patagalin. Kasi 3 months lang ang expiration nito. Ito, July, may expired na ito ng July. So, hindi din natin pwedeng mahalan. Baka may stock pa, hindi pa benta. So, maabutan na expiration. So, okay na para sa akin ang 16 pesos na benta ko. Pero, sinasuggest ko sa mga hindi direct sa Coca-Cola,
malayo yung kinukunan nila. So, pwede kayong magpresyo ng 17 or 18. So, wag naman 20. Mahal na. Hindi kung 20 doon na sila sa kasalo, magdadagdag na lang sila ng 8, di ba? Okay, so yun. 17 or 18, okay na sana. Pero sa akin, 16 lang kasi niisip ko na hindi naman ako nangungupahan. Okay, so mayroon pa rin tayo dito. Ito maliliit na to na Coke, na mga swak to. So, mayroon tayong Coke Zero at yung regular. So, ito ay hindi ko to na-order sa Coca-Cola sa direct kasi nga ito ay libre nung ni Winston. So, ang binta, pero pag, nung, kasi nga, ang dami kasing libre ni Winston na ganito, no? So, hindi pa ako nag-order. Pero pag nag-order ako, hindi ko pa alam din ang presyo nito ngayon. Pero noon, nung nag-order ako, ang binta ko nito ay 12 pesos. So, pag kulang ang pera nito sa 16 pesos na ganito, yung iba dito bumabagsak. 12 pesos, pero bitin. 10 bits ito. Kaya gusto nila dito sa mismo, no? Oh, 12 pesos itong aking binta dito sa mga swak to. Minsan ako ito, nakakaubos ako ng ganito. Para, sabi ko nga, nag-ano ko ng, para kunti lang, sakto lang, okay na sa akin to. Pero talagang bitin pa din. Okay, so ano pa ba yung aking sasabihin? So, yun lang naman. Ayun lang naman yung aking mga presyuhan. Sa aking mga 1.5, 65 pesos pa din. Hindi pa rin ako nagtatas. Pero ang Coke Zero ay 70 talaga. Ang mismo ay 16 pesos. Itong Minute Maid na to ay 15 pesos. So, mayroon pang ano, ang Coca-Cola, mayroon din silang Wilkins, no? Yung Wilkins ko naman na yung 330 ml, 10 pesos. Yung 500 ml, 25 pesos. Yung 7 liters ay 90 pesos. So, yung kagandahan pag direct, kahit pa paano, nakaka-minus-minus ako ng ano, ng pamimili. Ayan. Kasi mura na. Kaya maganda nga yung pinasok kami dito ng direct. Kaso kailangan makapag-booking ka. Pag wala kang booking, wala kang delivery. Bakit? Kasi sabi, hindi ako nag-text ng booking. Tapos ngayon nakita ko, nandun sa kabilang tindahan si Coca-Cola. So sabi ko, baka dadaanan ako. So antay ako na antay. Ang tagal na ng antay ko, bakit walang dumadating sa tindahan ko? Pag silip ko, walay na. E bakit? Naisip ko, wala ka pala kasi akong booking. Pag walang booking sa Coca-Cola, hindi ka pupuntahan yung tindahan mo. Not only siguro kung tawagin mo talaga. Kaya every time yung ahente ko nagtitext yan, ilang text pa, tatlong text pa yung nare-receive ko. Ma'am, available ngayon ba? Gusto nyo mag-order? Ganyan, ganyan, che-che-che-che. So ako naman, order ako. Ang usually na in-order ko, tatlong 1.5 Coke, isang 1.5 Royal, isang 1.5 Sprite. So ngayon wala ang Sprite. Ang Coke talaga dinadamihan ko. Kasi talagang ang fast moving ng Coke, talaga ito, Coke talaga. Talagang Coke na Coke talaga. Kaya Coke, bikinime, no? Hindi pwedeng mawala. Pag wala na ito, bumibili na ako sa Pure Gold. Alam nyo, pag ito naubusan, sa Pure Gold na talaga ako bumibili ako nito. Kahit sa Pure Gold, 60. 60 ang ano nito, sa Pure Gold. So, ang bintahan ko ay, pag sa Pure Gold ako nakakabili, yung wala talagang stocks, 70 yan. Pag sa grocery ako. Pero dito, 65. So, alam nyo din kung bakit mabilis sa akin ang mga 1.5 dahil nga 65 pesos lang. Sa iba, 68 to 70. Mayroon pa 75. Okay? So, yun lang naman yung aking share for today. Okay, tama na. Pahinga na tayo. Tulog na tayo. Anong oras na? Madaling araw na. Nagyayaw-yaw pa rin si Madam. Okay, it's time to say bye-bye na. Good morning night sa inyong lahat. At no hate, love-love lang tayo. Mabuhay! Bye-bye!